Hello viewers, welcome to my personal vlog. So meron ngang napakalungkot na balita dito sa Hong Kong. Meron tayong isang kababayang OFW, itong nakared na nakita nyo sa video, na nalunod dito sa beach noong Sunday, June 23, 2024. So disclaimer po, yung mga video na makikita nyo dito is nakikita ko lang po ito sa Facebook dahil nag-viral nga ito dito sa Hong Kong. Dahil yung isa nating kababayan na isang OFW dito sa Hong Kong na 33 years old, nalunod nga siya at sa kasamaang palad ay hindi na siya nakasurvive. So namatay po siya. Kaya napakalungkot po ng mga naming mga OFW dito sa Hong Kong dahil mayroon na naman po tayong isang kababayan na umuwing wala ng buhay sa Pilipinas. So ito po viewers, yung mga video na nakikita nyo dito is disclaimer lang po, hindi po ito aking video, so na-search ko lang po ito sa Facebook and ito nga si ate yung nalunod. Napakaganda ni ate at napakabata niya pa. Siya ay 33 years old lang according dito sa post na nabasa ko. Paano nga ba siya nalunod? Marami nagsasabi na baka lasing, pero nakikita ko din sa mga post ng mga kaibigan niya na hindi siya lasing. So, nung hapon na pauwi na, kasi parang kinagabihan na siya nalunod, mga padilim na yon, mga 6 o'clock. So, parang nawawala siya and then hinahanap siya ng mga kaibigan niya. So, ayun, nawala yung kaibigan namin, baka nalunod. So, nagpatulong na sila sa mga lifeguard. So, parang nagkakagulo pa nga, makikita nyo sa nagkakagulo. Kasi nga, parang sinasabi ng ibang lifeguard na baka umuwi na, baka sumakay na ng baso. Sabi ng mga kaibigan, hindi pwedeng umuwi siya dahil yung mga gamit na tsinela, tsaka phone, tsaka wallet nandito pa. So isa lang yung baka nalunod. So ayun na nga, hinahanap siya ng mga rescuer. Ito yung actual na video na nakita ko din sa Facebook na nakita na siya. So nirevive siya, tinatabunan siya ng telang pula habang nire-revive. So nung nakita daw siya, meron pa siyang pulso. Kaso lang nung dinala sa ospital, hindi na talaga nakaya at binawian na din siya ng buhay. So nakakalungkot po na balita ito dahil bilang OFW, nung every Sunday nagsasaya tayo kasama yung mga kaibigan. So ganito sa beach na nagkakasiyahan tapos merong mga ganitong nangyayari na insidente. Sabi ng mga kaibigan, hindi naman siya daw nakainom. So alam nyo ba yung deep water beach kasi... sabi nila sa pangalan pa lang is deep, so medyo malalim. Yung mga dito sa Hong Kong, yung mga beach kasi dito sa Hong Kong malalalim talaga. And na research ko din na nung June 20, 2024 din, 3 days bago siya nalunod, is meron na ding nalunod na isang babae na 90 years old. So hindi din nakaligtas, namatay din yung babae. So kaya dito mag-iingat-ingat talaga tayo, hindi natin alam yung kung ano yung takbo ng tubig, baka si kabayan is na nakaapak siya doon sa ilalim kasi alam naman natin yung dagat is parang palalim yun. Palalim. So kahit na maraming naliligo, iwan ko kung anong nangyari, pero nakakalungkot talaga na nangyari yun kay kabayan at hindi siya nakasurvive. So ito pala yung itsura ng deep water bay. Napakagandang deep water beach Hong Kong. So napakaganda naman talagang beach na ito and maraming naliligo. So ayun nga, masi-search yung ipapakita ko sa inyo is masi-search na lang din sa Facebook dahil napakaraming mga kababayan natin at saka mga kaibigan ng nasawing kababayan natin na nagbigay ng mga condolences. So ayun, hinahanap ko nga siya dito. Sinearch ko nga siya kung makita ko siya. Tapos, ito nga, nakita ko nga siya dito and marami pala siyang Facebook account. Dito sa Hong Kong viewers, marami mga nangyayaring ganito, nalulunod sa beach or di kaya nalulunod sa mga pool. Lalo na at tayong mga OFW dito sa Hong Kong is allow tayong lumabas, meron tayong day off. Once a week, tsaka yung mga holiday din, day off natin, kaya marami talaga tayong time gumala. So mag-ingat lang talaga, hindi natin alam kung hindi natin alam ang takbo ng panahon, pero baka nga siguro time na talaga ni ate, kasi nga marami naman siyang kasama doon, kaibigan. Naisip ko nga bakit nag-swimming lang siyang mag-isa, marami naman silang magkaibigan, pero hindi ko alam kung ano talaga yung sitwasyon kasi wala naman ako doon sa pinangyarihan. So ayun nga, ni-research ko nga itong incident sa Deepwater Bay. So nasabi nga dito na another woman drone
at a deep bay beach. So meron na namang panibagong babaeng nalunod. At ito ngayon si Kabayan. Ayan. So makita nyo dyan yung incidente. 7:18 p.m. today. So ayun yung June 23, 7:18 p.m. So makikita nyo sa video that nung previous video na pinakita ko dito is hindi pa masyadong madilim kasi nga summer nga dito sa Hong Kong. Kahit na 7:30 medyo maaliwalas pa yung ano, hindi pa siya talaga madilim compare sa Pilipinas. Ayan po. So nung June 20 pala, meron ding nalunod na isang 91-year-old. So hindi din nakasurvive, na matay din. So nakakalungkot na merong mga nangyari dito sa Hong Kong na ganito kahit na merong mga lifeguard. So sa daming binabantayan ng lifeguard, minsan talaga hindi talaga mabantayan lahat kasi ang dami naman nagsiswimming. So ang gagawin natin is mag-iingat lang talaga tayo. Kundulin sa ating kabayan at saka sa pamilya ng mga naiwang pamilya sa Pilipinas. Nakakalungkot talaga itong pangyayaring ganito. Na yung nagsasaya kayo kasama ang kaibigan tapos biglang may ganitong pangyayari. Nakakalungkot at saka nakakatrauma kami.